Hi, welcome to my channel, Mami Sue24. Ngayon po, magluluto po tayo ng ating seafood kadjun. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung ating mga kakailanganing sangkap. Ito po yung iba sa ating mga kakailanganin, mga kabayan. Ito po yung ating bawang. Mas masarap po kasi kung marami tayong gagamitin na bawang. Tapos, konting lemon. Ito po yung ating kajun powder. Saka po yung ating lemon na liquid. Yan po, mas masarap kasi pagka mayroong ganyan. Para mawala ba yung lansa. Maglalagay din po tayo ng mais, yellow corn. Nilalaga na po namin siya para mamaya ilalagay na lang natin siya pag nagisa na natin yung ating ibang ingredients. In-steam na rin namin ang ating crabs. Gawa na kagabi pa po namin itong binili. Pagkagabi pa lang po, binili nyo na yung ating crabs. I-steam na po natin para kinabukasan wala siyang amoy. Madali siyang lutuin. Ayan. Maglalagay tayo ng crabs. Yellow corn. Ito rin po yung ating pusit. Hipon. Maglalagay din po tayo ng ating mushroom. Masarap po siya pagka may mushroom. Okay? Ayan. So guys, umpisa na natin lutuin ang ating seafood kadjun. Lagay tayo ng konting oil para hindi masunod yung ating butter. Lagay tayo ng butter. Ito rin natin ang seafood sabay. Butter jelly. Kailangan natin mag-golden brown ng konti yung ating hipon. Ay, yes, yung ating bawang. Ayun. Lagay na po natin ang ating hipon. Hintayin lang po natin kumulay ng konting hipon, tapos lutuin natin yung sauce. Ito, okay na po yung hipon natin. Inisa lang natin siya ng sub butter and garlic. Set aside po muna natin siya. Kailangan natin ng golden brown ng konti ng bawang.
sarap ito. Napapa-underize ka dito. So, ito po ang ating ingredients. Ayan, ito ang hipon na ating niluto sa butter and garlic. Sa ating club, sa ating skin na, sa fry. Mais na boil na. Lemon juice. Saging powder. And konting lemon. So, pwede na po natin ilagay ang ating pusik. Alamin natin ang pusik kasi hindi pa sila niluto. Lutuin na natin siya na mawawang ito po niluto. Kasi pag bilot, matagal mo siyang niluto. Tutulat siya. Pwede na natin ilagay yung ating saging powder, garlic, pepper, at yung paprika, and chili powder. And in 2 minutes, ready na po ito. Pwede natin kainin. Ready na ang underrice.
ready to serve na po siya. Guys, ito na yung ating seafood gadjun.